Hapon sa ating lahat, sa ating pong tagapakinig at tagasubaybay na 500 enrollees, official enrollees ng probinsya ng Albay, kasama ang kanilang School on the Air RCEP Coordinator, ang ating pong APAW staff, kasama ang ating butihing masipag na provincial agriculturist, Ma'am Cherry Beta, at ang aming butihing gobernador, very supportive, Honorable Al Francis Bitsara, at ang ating lead agency ng DAATI RTC5 na Center Director, Ma'am Elsa Parot, ang ating Assistant Center Director, Ma'am Bian Carable, at ang kanilang RCEP Technical Staff, Sir Jovenel De La Torre, at ating pong butihing point person for RISE, Ma'am Tin Ulila, si Engineer Tin Ulila. So, ang ating pong kasamahan sa host, si Sir Mike Villasar at si Ma'am Ella Baharo. Magandang hapon sa atin lahat. Sa muli po, ito ang episode na tinatawag nating Kit Check 4. Matutunghayan natin at maipapaliwanag natin, ito ay karagdagang kaalaman naman na matutunghayan natin dito sa Kit Check 4, yung sapat na malulusog na punla. So, inuulit ko po, ang Kit Check 4 na mayroon po siyang tinatawag na pagtatanim at ang kanyang management ay sapat na malulusog na punla. So, dito po sa ating slide, makikita po natin na ang palay ay inahalin tulad sa isang malusog na tao na hindi siya matatawag na malusog kung kulang siya o kaya ang kanyang kinakailangan para matawag nating malusog na tao, meron siyang sapat na healthy food, balanced diet, na kung saan meron prutas, meron isda, karne, at meron siyang sapat na pangangatawan, ang kanyang kailangang damit na isusuot, meron ding recreation, kasi kailangan din natin po kung lahat na lang trabaho, at meron siyang magandang tinitirhan, yung home, at siyempre, yung ating vitamins, kailangan din po natin yan sa ating katawan o sustansya. Sa katulad na paraan, ang kalidad na kanyang tinitirhan, ito ay kumbinyente, sapat na tinitirhan na kung saan ito ay iwas sa mga stray na pwede pong makaapekto sa kanyang convenient na pagpapahinga sa kanyang bahay. So, ganun po, ganun din sa palay, meron din sa ating inihingi ng Kit Check 4 ang kahalagahan kung ano ba ang tinatawag na healthy seedlings o malusog na punla. So, inuulit ko po ang slogan ng Kit Check 4 ay ito ay lusog busog. Kasing lusog ko, kasing busog ko. 'Yon ang tinatawag nating healthy seedlings. So, ano ba ang criteria o kaya kahalagahan nito? So, una, meron siyang punla na pantay-pantay ang taas at sabay-sabay ang paglaki ng halaman na kung saan ito ay may maiksing lapak o leaf sheet at may mahabang ugat at ito ay mayroong walang pinsala o walang pinsala ng peste. So, uulitin natin kung ano ba ang tinatawag na malusog na punla. Una, ito ay nagkakaroon ng magandang pagberde ng dahon, mahabang ugat, at
walang pinsala ng peste o kaya insekto. So, ano naman po ang resulta nito? So, meron siyang makukuha na malulusog na punla na kung saan sapat ang init ng araw at sustansya ng lupa, madaling makarecover sa pagkakabansot at lipatanim, o kaya itong tinatawag nating transplanting shock, malakas magsuwi at masagana ang ani. O kaya naman yung high survival rate. So, yun po ang ating kinakailangang kahalagahan ng malusog na punla. So, increased potential, higher yield. Punta tayo sa pagtataya ng transplanted o kaya lipatanim. Number one, kailangan sundin ang rekomendasyon ng seeding rate o kailangan na 20 to 40 kilograms lamang po ng kada ektarya ng inbred rye seeds. Pangalawa, kailangan abutin ang sapat na punla o tundos sa metro kwadrado na 25 tundos kada metro kwadrado kung ito ay ginamitan ng manumanong pagtatanim, at kung ito naman ay mechanical transplanter, kailangan at least 21 hills kada metro kwadrado. At siguraduhin natin na ang kada tundos meron siyang malulusog. So, paano natin tinataya ang malulusog na punla sa lipatanim? Number one, kailangan i-assess natin ang malulusog na punla sa panahon na 10 araw pagkalipatanim. Paano natin ito gagawin? Number two, so meron tayong random sampling, pipili tayo ng 3 sampling across location, doon po sa isang ektarya, in a diagonal across the field, na siguraduhin natin na at least 1 meter ang layo sa pilapil. So, bibilang po tayo ng tundos sa kada metro kwadrado, ang 1 meter for 1 meter na tinatawag nating kwadrat for manual na at least kung sa mechanical naman 1.1 meters by 0.9 meter kwadrat sa mechanical transplanted. Paano natin gagawin ito at i-assess ang malulusog na punla, lalong-lalo na sa transplanted rice, sa lipatanim? So, ang manual, manumanong pagtatanim, at least meron tayong 25 hills kada metro kwadrado, at least meron siyang isang malusog na hindi bababa sa 1 malusog na punla sa kada tundos. So, kung mechanical naman po, at least 21 hills kada metro kwadrado with at least 1 healthy seedlings per hill. So, number 5, sa kada parcela po ng ating halamang tatanimang palay, random po tayong bibilang ng 10 tundos na kung saan each hill sa kada tundos po at least meron tayong 1 healthy seedling. So, paano natin susundan ang rekomendasyon ng Kit Check 4 lalong-lalo na sa lipatanim? Dito muna tayo sa lipatanim. So, una sa lipatanim, inuulit ko 20 to 40 kilograms lamang po kada ektarya ang kailangan natin ng seeding rate, ng binhi. At ang minimum seed bed ay 400 meter square. At ang edad naman ng punla, at least 18 to 21 days. So, number of seedlings per hill, 2 to 3 number of seedlings per hill, o kaya punla.
At ang susundin natin dito sa rekomendasyon sa distance of planting, kung tag-araw, 20 by 15, at kung tag-ulan, 20 by 20. Punta tayo sa dimakina o kaya mechanical transplanter. Ang seeding rate niya po sa kada tray, ang kailangan niya per seedling tray ay 70 to 160 gramo lamang po ng butil. So, ang minimum seedbed area, kasi sa mechanical by seedling tray po siya, so kinakailangan niya ang 250 to 300 seedling tray. At ang edad ng kanyang punla ay 14 to 18 days lamang po. So, sa number of seedling o kaya number of punla, bilang ng punla per hill, ito ang mas marami-rami. So, 3 to 6 na punla per hill kasi dimaki na po siya. At ang distance of planting, whether it is wet or dry season, parehas lang po ang distance of planting na 30 by 15. So, medyo malapad-lapad po. Malapad. So, uulitin natin ang seeding rate. Kung manual, ito po ay 20 to 40 lamang po kilograms per hectare. At ang mechanical o dimakina ay 70 to 160 grams per tray lamang po. So, inuulit ko, ang pagpunla ay kailangan tamang-tama lang o sapat ang amount o bilang ng butil na kailangan natin para magkaroon tayo ng malusog at na mga punla ng ating itatanim. Kung straight row naman po ang ating itatanim na gamit po ang drum seeder, ito ay magkaroon po ng pantay ng spacing between plants with allow easy management of off types and weeding. Para mas madali po makilala natin ang halo at pag-alis ng damo. So, yun po ang ibinibigay na rekomendasyon para sa ating straight row planting. So, inuulit ko po, dinidiin ng kit check 4 na ang 40 kilograms lamang po na seeding rate ay sapat na para maitanim natin sa isang ektarya. So, i-compute natin kung bakit 40 kilograms ay sapat na sa isang ektarya. So, kung ang isang sakong binhi ay 40 kilograms, halimbawa, given ang 1,000 grains, na kung saan ang isang butil na palay ay mayroong timbang na 22 grams. Gramo lamang po. So, paano natin makukuha yung total na butil sa isang sako na ang timbang ay 40 kilograms? So, assuming dito po sa computation natin na ang 1,000 butil na may timbang na 22 gramo lamang po ng isang butil, so i-divide natin yon. So, pag na-divide natin yung 1,000 grains o butil sa isang timbang na butil na 22 grams, ita times natin siya sa 1,000 gramo. Kasi yung isang kilo ay 1,000 grams. So, meron siyang total na 45,000 seeds kada kilo. So, inuulit ko po, ilan ang timbang ng ilang butil ang isang kilo? So, meron pong 45,000 na butil kada kilo na ating itatanim. So, ang computation po natin sa 40 kilograms na seeding rate kada ektarya, itatimes na natin doon sa 45,000 seeds na kada kilo. So, meron siyang total na 1,800,000 seeds kada isang sako na
40 kilograms na kakailangan natin sa isang ektarya. Ulitin ko po, kung ang 45,000 butil ang isang kilo, ita times o mumultiply natin sa isang sako na ang timbang ay 40 kilograms. So, meron po siyang total na 1,800,000 butil isang sako na ang timbang ay 40 kilograms na sapat na sa isang ektarya. So, given ang certified seeds na inbred na meron siyang minimum germination rate na 85%. Makikita natin yan doon sa tag seeds ng ating Kitchek 1 na ang na-avail natin na certified seeds, makikita yan doon sa tag ng ating sako na blue tag. So, titingnan natin yung germination rate, purity, at ang other varieties. So, tingnan natin yung germination rate na 85%. So, kunin na natin yung estimate number of seedling na kailangan natin itanim o i-grow sa isang ektarya. So, yung 40 kilograms, meron siyang butil na 1,800,000 seeds o butil. I-times natin sa germination rate na 85%. So, ang porsyento, kailangan natin decimal point. So, 0.85. So, ilan ang total, ang resulta natin para ma-determine natin ang estimated number of seedlings para patubuin natin. So, meron siyang 1,530,000 seedlings. So, yun po ang resulta ng 1,800,000 seeds o butil sa isang sako na 40 kilograms. Given o seed requirement o plant population ng isang ektarya na mayroong 20 by 20 distance of planting, 20 by 20 sentimetro. So, i-convert natin yon ang sentimetro into meters. So, 0.2 at 0.2 rin by 0.2 meters. So, i-divide natin yon sa 10,000 metro kwadrado kasi ang isang ektarya ay mayroon 10,000 square meter. So, meron siyang 250,000 na tundos kada ektarya. So, kaya nga po ang hinihingi ng Kitchek 4 yung isang metro kwadrado na kwadrat na mayroon siyang plant population na 25 hills lamang po. Kaya, pag tinimes natin sa 10,000 ang isang ektarya, so meron siyang 250,000 tundos. So, i-determine natin ang estimated number of seedlings na kailangan natin per hektar. So, yung 250,000 hills na sa isang ektarya, i-times natin yung 3 seedlings. Kasi sa mechanical transplanter, meron siya at least 3 seedlings per hill. So, yung sagot ay 750,000 tundo o punla sa isang ektarya lamang. Inuulit ko po, meron lamang po, kung gagamitan ng 3 seedlings per hill, meron lamang pong kailangan natin na punla o seedling per hectare na 750,000. So, sa recommended rate na 40 kilograms per hectare, meron po tayong punla o butil na 1,530,000. I-minus na natin yung seedlings na punla na kailangan natin sa isang ektarya na distance of planting na 20 by 20 sentimetro na planting distance. So, meron lamang po siyang ima-minus natin sa 1,530,000 na punla. So, ang resulta po ay 780,000 excess seedlings. Kuha na natin. So,
maliwanag na ang seed requirement na 40 kilograms per hectare ay sobra-sobra o kaya sapat sa isang hektarya kasi itinimes na natin sa ating number of tundos. So, dito po sa transplanted, inuulit natin, pag ma-achieve natin ito, kailangan 400 metro kwadrado. Ibig sabihin nito ay ang minimum seedbed area na kailangan sa mano-manong pagtatanim o kaya lipatanim ay 400 square meter. At sa mechanical transplanter naman po gamit ang demakina, ang 250 to 300 trays lamang po ang kinakailangan dito para masapatan ang isang hektarya. So, sa 20 meters by 1 meter na seedbed ay sapat na para i-provide ang seedling na i-grow natin, patubuin natin sa metro kwadrado. Ito ang itsura ng ating pong seedbed o punlaan na kung saan kailangan iwas po tayo sa hindi madaling puntahan ng mga peste at malayo sa ilaw para puntahan ng mga kulisap sa gabi at hindi naliliman o shaded area at hindi siya tinamaan ng sakit ng palay o kaya yung previous tinaniman ay naapektuhan po ng tungro or other diseases para ma-avoid natin ang infection at mas madali pong patubigan at madrain ang ating palay. So, yun po ang mga characteristics o kaya tips para ma-achieve natin ang ating magandang punlaan. So, dito naman po sa transplanted rice na punla, kailangan natin kung halimbawa fine, buhaghag ang lupa natin, ang kailangan natin na commercial na organic fertilizer at least 3 to 4 bags of commercial organic sa 400 meter square o metro kwadradong seedbed. So, ilalagay po natin siya bago magtanim ng ating pre-germinated seeds. So, sa medium textured o malagkit, no need na po tayong maglagay ng commercial na fertilizer. So, gumamit po tayo ng compost, yung talagang fully decomposed na po na organic materials, talagang napabulok na po natin, at least yung pinagkuna natin, kagaya ng dried animal manure, yung carbonized rice hull, ito po ay very good para ilagay natin sa ating punlaan. Ang ating pinabulok na rice straw, ito po ay magandang source na organikong pataba. So, kung meron tayong organikong pataba, ito ay nagdudulot ng mas buhaghag ang lupa para mas madaling bunutin ang ating mga punla. At hindi po mapuputol ang ugat. So, dito po tayo sa lipat tanim. Ang inuulit po natin na ang rekomendasyon para ma-achieve ang kit check 4. So, ang age of the seedling, wag po natin palampasin. Kung mano-mano, 18-21 days lamang po ang age of the seedling. At kung ito po ay demakina, gamit ang mechanical transplanter, at least po, wag na natin palampasin sa 14 to 18 age of the seedlings days. So, yung murang punla, ito po ay susceptible sa golden kohol kasi mas juicy siya, malambot. So, kung matanda na rin ang seedling natin, ang punla na inaabot na ng 25 days, ito ay mas mahirap ng bunutin at nagkakaroon na ng stress o kaya tinatawag na transplanting shock at kulang sa pag
produce ng suhi. So, inuulit po natin yung rekomendasyon para abutin yung key check 4. Puntahan po natin yung lipatanim. Kung mano-mano o manual transplanting, ang number of seedlings per hill, at least 2 to 3 seedlings lamang po. At ang distance of planting ay 20 by 20 kung ito po ay tag-ulan, at 20 by 15 kung tag-init, tag-araw. Sa mechanical transplanter naman po, gamit ang demakina, kailangan po 3 to 6 number of seedlings per hill. So, medyo madabi-dabi po ito. At ang distance of planting niya, medyo maluwang, 30 by 15 centimetro. The same lamang po kung tag-araw o tag-ulan. So, kung ito po ay hindi natin matutugunan at closer ang mas masisikip ang pagtatanim natin, ito ay nagkakaroon ng kulang sa suhi, matataas ang ating halamang palay, at mas lalong susceptible po siya sa lodging o paggapa. So, ito po ay ang ating key check 4 ay binabalaan po tayo, warning, na kung tayo po ay nasa punlaan at nagpapabuno tayo, huwag na nating putulin ang ating pong dahon ng ating pong punlaan bago itanim, kasi ito po ay nagkakaroon ng entry point ng microorganism para magkaroon po ng infection para sa mga sakit. So, dito tayo sa transplanting recommendation, transplanted rice recommendation. At least sa pangalawang recommendation, tips po natin na huwag na nating palampasin ang isang linggo sa replanting ng missing hills, yung mga patsi-patsi po. Dapat sa loob lamang maghulip na tayo ng 7 araw pagkalipatanim. Huwag na nating palampasin siya, huwag nang paabutin ng isang buwan. So, dito na tayo sa pagtataya sa key check 4, lalong-lalo na sa mga direct seeded rice. Una, kailangan i-follow natin yung seed requirement na 60 kilograms per hectare lamang po kung row seeding. At pag broadcast seeding naman po, 80 kilograms per hectare lang po. So, sunod. Ano ba to? Number 2, siguraduhin po natin na ang plant population ay mayroon po sa isang metro kwadrado na 225 lamang pong plant population. Kung ito po ay ginamitan natin ng row seeding rate na gamit ang 60 kilograms per hectare. At kung ito naman po ay broadcasting, gamit po ang seeding rate na 80 kilograms, meron po siyang plant population per metro kwadrado na 300 plant population per meter square. So, pangatlo, kailangan siguraduhin po natin na ang tanim o halamang palay sa kada metro kwadrado ay wala pong naapektuhan o walang na damage na pest, at uniform ang kulay ng pagkaberde niya at tayo o taas ng palay. So, paano natin itataya sa ang ating health status o ang ating malulusog na punla sa direct seeded rice? Number 1, i-assess po natin yung plant density, yung plant population natin na mayroon po siyang malulusog na punla sa panahon ng 15 to 18 days pagka pagpunla po natin o days after sowing. Pangalawa, kailangan i-random select ang 3 sampling sites of at least 1 meter away o layo sa ating pilapil para uniform ang ating makukuha na random sample na 3 metro kwadrado.
sa ating palayan. At pangatlo, gamit ang kalahating metro for kalahating metrong kwadrat, bibilangin po natin yung palay nating halamang palay sa ating iko-compute na kung saan ang average number na halamang palay sa kada kalahating metro kwadrado, itatimes po natin siya sa 4 para ma-determine po ang average number of plant per square meter. So, imumultiply po natin siya ta 4 kasi kalahating metro lang po siya. Next, yung kada metro kwadrado ay kailangan i-visualize natin, bibisitahin po natin siya, yung ating bagong tanim na kailangan uniform ang pagberde ng dahon at mga taas ng ating palay at wala po siyang kinainang insekto. So, visualize ang ating pag-observe natin sa ating murang palay. So, dito tayo sa direct wet seeded rice kung paano natin aabutin ang kitsek 4. So, gamit ang pagpapatag sa recommendation ng kitsek 2, kailangan patag po siya. Pangalawa, yung pre-germinated seeds, yung pinatubo natin, ay kailangan maprotektahan sa ibon, sa rats, sa kuhol, at sa weeds o kaya damo. Para mas makuha natin yung recommendation sa pest management practices. So, inuulit natin yung recommendation sa direct seed wet seeded rice. Gamit ang row seeding, yung drum seeder o kaya broadcasting pre-germinated seeds, kailangan pantay po ang ating rice field. Pang-apat, kung tayo ay maghuhulip sa ating direct seeded rice, meron tayong naka-reserve na 1 kilo na extra na pre-germinated seeds na i-ready natin, i-replant pagkalipas ng 7 hanggang 10 araw ng ating direct seeded rice para maiwasan natin ang uneven maturity or ma-achieve natin uniform mature growth performance. So, dito tayo sa input requirement na po ng ating transplanted o lipatanim. So, uulitin ko po. Kung gagamit lamang po tayo ng sapat na punla sa ating palayan na kung saan ito ay ma-achieve natin at gamit ang tamang preparation ang ating pumpunlaan na lalagyan, paglalagyan at lalong-lalo na kung ito ay ginamitan natin ng straight row planting at proper seedling density, yung distance of planting natin at naghulip tayo ng mga missing hills sa loob lamang ng 7 days at na-assess po natin yung seedling health status ng ating halamang palay, ang resulta po sa output ay mayroon po siyang sapat na bilang ng malulusog na punla at mas madali po nating makilala ang mga halo sa ating halamang palay. So, sa resulta po natin, ang outcome, meron po tayong mataas na ani, mataas na butil o kaya high quality grain, siyempre mataas ang kita at minimal ang damage sa environment. So, yun po ang ating nakukuhang outcome pagdating po sa lipatanim. Puntahan po natin ang direct seeded rice. Kung ginamitan po natin ang input ng ang ginawa natin na proper seeding rate na mayroon lamang po ng 80 kilos kung direct seeded siya na broadcast. Kung row seeding naman po ay 60 kilos. So, use o proper land preparation na na-level natin yung field at na iwasan po natin yung pest management
At meron po tayong pre-germinated seeds na naiwas natin sa damage ng mga rats, birds, snails at weeds. At nakapaghuli po tayo, nakapag-replant po ng missing hills. Kung direct seeded rice, recommended po ay 7 to 10 days. I-compare mo sa transplanted na 7 days only. So, na-assess po natin yung seedling health status. Kung row seeding po siya ay 250 hills per meter square, metro kwadrado. At kung broadcasting naman po ay 300 seedling health status, healthy seedlings. So, ano ang resulta? Output. So, mas magkakaroon ng malulusog na bilang ng punla at mas madali pong makilala natin yung mga halo na nasa halamang palay. So, ang resulta po natin, meron po tayong mataas na ani, mataas na butil o grain quality, at mataas na kita sa ating palayan. At siyempre, minimal ang damage sa ating kapaligiran. So, dito po nagtatapos yung kit check 4. So, review po tayo. Inuulit natin, kailangan ang sa lipat tanim, ang seeding rate ay 20 to 40 kilograms lamang po. At ang benefits nito ay... At sa mechanical naman po ay 70 to 160 grams per metro kwadrado lamang po, seedling tray. So, ang benefits o advantage na sa recommendation kung nasunod natin to ay mayroon tayong proper seeding rate na magre-resulta sa malakas at malulusog na punla. Kaya't pinapayo po natin sa ating mga magsasaka na sundin po lamang ang ating minimum seedbed requirement. Inuulit natin, sa manual, 400 meter square, metro kwadrado. At sa mechanical, meron lamang pong 250 to 300 trays na kailangan natin sa ating pong minimum seedbed area. At ano naman po ang makukuha nating advantage o benefits kung masusunod natin to? So, tamang-tama lamang po ang seedbed na pwede po nating mabigyan ng karapatang mag-grow o kaya mag-germinate ang ating spacing for punla na kung saan ito ay pwede tayong makakita ng mataas na ani. So, yun lamang po. Sa transplanted naman, so, meron tayong recommendation ng at least 18 to 21 days age of the seedlings, and mechanical transplanter naman po na huwag papalampasin ng 12 to 16. At ang benefits po natin ay ang seedling po ay malulusog na punla. So, dito tayo sa missing details ng recommendation. So, number of seedlings 2 to 3 at ang distance of planting 20 by 20 kung tag-ulan at tag-araw ay 20 by 15. At sa mechanical naman po, meron tayong 3 to 6 number of seedling at ang distance of planting ay 30 to 5 by 15. The same po at ang too close spacing result in mutual shading at less tillers in tall plants that are susceptible to lodging. So, mas madali pong mag... So, bakit kailangan nating maghulip ng mga patsi-patsi sa ating walamang palay? So, uulitin ko po, kung ito ay mano-mano o manual transplanting, 7 araw lamang po. At kung ito naman ay di makina, at least 7 to 10 days maghulip ka agad tayo para magkaroon tayo ng uniform crop growth at ma-achieve natin ang mataas na ani at masaganang ani at mataas ang kita. So, yun po ang ating
slogan sa ating RCEP, Masaganang Ani, Mataas na Kita. Salamat po!